isa rin itong gustong marinig ng karamihan na ang ganitong mga klaseng deposito madalas matatagpuan sa lalim ng 3 feet under kung saan tinago at binaon ng mga Japanese Imperial Army noong World War II at madalas mga gold bar pa naman ito mga katiits. Kaya ano pa bang hinihintay natin mga katiits? Let's do this! Pinamagatan ko itong gold deposit 3 feet under recap number 30 at para ito sa lahat ng mga kasama natin na gustong maka-hits or maka-bingo agad sa lalim ng 3 feet under lang. Mababaw kung sa mababaw ang pag-usapan mga katiits, lalo na may mga metal detector kayong gamit sa area ninyo at abot na abot ito sa mga metal detector ninyo dahil sa sobrang babaw na pagkabaon nito. Ayan. Subalit, hindi rin ganun kadali hanapin ito mga katiits. Alam niyo ba bakit? May tatlong pinagbasihan ako nito. Ayan. Sulat natin para maintindihan talaga ninyo yung maigi. Number 1, base sa turo sa akin ng mentor ko. Pangalawa, base sa mga history or kwento ng mga live pointer, live witness noong World War II kung saan nakikita nila ang area kung ano ang nangyayari dahil nandun pa sila sa panahon na yon at napasa nila sa mga anak nila ang kwento kaya saling kwento mga katiits pero pwede pa rin ang ganong sistema. At ang pangatlo mga katiits, base sa actual exploration ko. Ngayon dito tayo mag-umpisa. Kung mapapansin ninyo, nandito sa ginawa kong illustration ang mga sundalong Hapones kung saan nasa kampo pa sila. Ayan. Sa lugar ng kampo nila na may kasama silang kalabaw na may balsa. Kung saan ginagamit nila yan mga katiits sa paghakot ng mga box papunta sa area kung saan pinagtaguan nila. Base ito sa mga kwento ng live witness or live pointer. Kaya ibalik natin dito sa sinulat natin. Ibig sabihin, pasok na itong number 2 natin. Live pointer. Kasi nakikita nila sa panahon na yon. At ituloy natin ang istorya. Ngayon sa panahon na yon, dahil nakikita nga ng mga live pointer ang ginagawa ng mga sundalong Hapon na naghakot ng mga box sa lugar papunta doon sa area kung saan nila pagtataguan. Subalit mga katiits, sa pabalik-balik na ginawa ng mga Hapones, ang ibig kong sabihin mga katiits, pag naihatid na ang mga box sa mismong area kung saan ginawa nilang tunnel. Halimbawa na lang dito sa illustration natin. Ayan yung area ng tunnel na ginawa nila or entrada. Ibababa na nila ang mga box na yan. At babalik na naman sila doon sa kampo nila para magkarga ulit. Sa madaling salita, walang pahinga ang kalabaw kung saan balik sa kampo, karga ulit ng mga box. Balik na naman doon sa area dahil doon nga itatago ang mga box na ito. So madidetal, hindi magkalayo na napapagod ang kalabaw na yan mga katiits. At ngayon, ganito ang nangyayari niyan sa hayop mga katiits. Hindi magkalayo na
nanghihinayan dahil sa sobrang pagod sa ginawa ng mga Japanese Imperial Army sa kanya. Kinakargahan, walang pahinga, kulang sa kain at hindi pa napapaliguan, lalo na tuloy-tuloy ang paghahakot. Hindi bababa ng 2 araw o 3 araw, talagang mamamatay talaga itong kalabaw na ito. Ayan. At nandito ang ginawa nating illustration. Pag aabot sa puntong, hindi na talaga makalakad ang kalabaw, mga katits. Ganito ang ginagawa ng mga sundalong Hapon. Kinakatay nila ang mismong kalabaw na yan. Base ito sa live pointer na nakakita ng pangyayari nung panahon na yon. Sa lugar namin yun, mga katits. Kinatay ang kalabaw. At sila mismo ang naghakot sa mga kahon, kung hindi man gamit ang kariton. Mano-mano nila pinapasa nito, mga katiits. Talagang pahirapan talaga dahil sa sobrang bigat ng mga kahon na yan. Alam naman natin ang laman yan. Subalit, bago man nila lilisanin or iiwanan ang isang lugar kung saan doon namatay ang isang kalabaw, dahil nga sa sobrang pagod at kinatay na nila, sila na rin ang maghahakot ng mga box. Mano-mano yan, mga katiits. Dito na papasok ang sinabi sa akin ng mentor ko. Ayan, yung tinuro niya sa akin. Na pag ganito ang pangyayari, tipong napurnada sila or naabirya sa paghakot, at lalo na't namatay pa yung ginamit nilang hayop, dito na sila magbibigay ng alay sa lugar kung saan maliit na deposito yan, mga katiits. Magpapautos si Commander na maghanap kayo ng nag-iisang bato or nag-iisang lumang punong kahoy malapit sa pinangyarihan or doon sa kinatayan nila ng kalabaw. Sa madaling salita, kung nakikita ng mga ninuno ninyo ang ganitong sistema na nagkatay ang mga Japanese Imperial Army ng kalabaw or baka man yan na nahinto ang paghakot ng mga Japanese Imperial Army ng mga kahon dahil namatay ang kalabaw at kinatay nila, bantayan ninyo agad, mga katiits, ang lugar na yan. Dahil hindi magkalayo dyan ang mismong depositong mababaw. Dyan mismo sa pinangyarihan, hanapin agad ninyo ang nag-iisang lumang punong kahoy. Ayan ang number 1. Malapit sa pinangyarihan. Hindi magkalayo ito ng mga 30 meters, 50 meters, malayo-layo na yan. Ang pangalawa, nag-iisang malaking bato. Ayan. Isurbi agad ninyo yan, mga katiits, kung ganito ang, kung may ganito kayong plastada sa area ninyo, lalo na nakikita ng mga ninuno ninyo. Dahil napakababaw talaga nito, mga katiits. Pag nakakita na yan sila ng batong malaki, isang halimbawa ulit dito sa ginawa nating ilustrasyon, hindi magkalayo ito sa pinangyarihan na namatayan ng kalabaw. 30 meters to 50 meters. Madalas, dyan nila nilalagay ang alay nila, mga katiits. At kung hindi man bato ang nakita nila, lumang punong kahoy. Ipalagay natin dito sa ginawa kong ilustrasyon. 30 meters to 50 meters, walang ibang nakita, kundi ito lang ang nag-iisang lumang punong kahoy na malaki. Diyan rin nila binabaon sa mismong malapit sa puno ang depositong iyan, mga katiits. Nasa 3 feet under lang talaga yan. Dahil doon sa area namin, ako, napakababaw, mga katiits. At ganito ang ginagawa nila. Kung mapapansin ninyo dito sa example illustration natin, nandyan yung bato. Nasa harapan lang ang hukay. Ayan. Kung hindi man yan bato, pwedeng nasa lumang punong kahoy. At ganito ang ginagawa nila.
Ayan, pag nakahukay na yan sila ng medyo malalim-lalim, nasa 3 feet, ibabao na yan ang maliliit na gold bar mga katiits. At hindi ito bababa ng 4 na barita to 8 barita. Ayan, napakaganda pag may ganito kayong mga plastada mga katiits. Kasi kung hindi man yan nasa lumang punong kahoy, nasa ilalim yan ng malaking bato, bandang gilid lang niya. At pag naibao na nila yan mga katiits, tatabunan na nila yan. Pag natabunan na, iiwanan na yan mga katiits. Ito yung mga tipong deposito na wala sa mapa, dahil alay lang ito sa lugar kung saan nagkaroon sila ng problema or aberya. Ayan, dahil namatay ang ginamit nilang baka or kalabaw man yan sa paghahakot. Ayan, ganyan ang paniniwala nila mga katiits. Base ito sa tinuro sa akin ng mentor ko. Naglalagay talaga sila ng alay dyan pag nagkaroon sila ng aberya o pornada sa paghahakot ng mga items. Biro mo hinahakot nila, ipalagay na lang natin 30 tons. Magbawas man lang sila dyan ng 8 piraso na tag 6 kilos. Hindi kawalan niya nila mga katiits, basta matuloy lang ang paghahakot at hindi na sila magambala pa sa problema. Base yan sa paniniwala nila yan mga katiits. At yun rin ang turo sa akin ng mentor ko. Ngayon, mano-mano na nilang hakotin yan, papunta sa mismong area kung saan nila dadalhin yan. Ayan mga katiits. Pero kung ibase natin ito sa area namin, by actual kung napuntahan, papasok na naman tayo dito sa pangatlo. Ayan, dahil tapos na tayo dito sa pangalawa, live witness, live pointer, number 1, tinuro sa akin ng mentor ko base sa mga tradisyon nila. Ang number 3 naman dito sa actual exploration ko. Kung ibase namin doon sa area namin or lugar namin, isang halimbawa na lang na dito nangyari ang or diyan namatay ang kalabaw yun mga katiits. Sa sobrang pagod, namatay siya. Kung saan ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa paghahakot na may balsa. Kung saan natatanaw ng live winter na nakapwisto sa taas ng bundok. Nakikita daw niya ang mga sundalong Hapones doon sa lumang daanan na pabalik-balik ang paghahakot ng mga box gamit ang kalabaw at may balsa. Subalit, nagkaroon sila ng problema noong namatay ang kalabaw na yon. Ayan, kaya nakita rin ng live winter na mano-mano na nilang hinakot. Ayan, papunta doon sa bundok mga katiits. Subalit, dahil wala pa kaming alam noon, nakuha or nakwaan ang area na yon mga katiits. Panakaw yon doon sa mismong pinangyarihan. Hindi magkalayo yun ng 30 meters. Palagay na lang natin, 30 meters. May tatlong punong niyog na naka-triangle. Ayan, paganyan yung pagkano niya mga katitso. Sa gilid yun ang daanan ha. Ayan, puno ito. Naka-triangle. Ganito na lang ang pagkasulat natin para maintindihan talaga ninyo. Isa, dalawa, at tatlo. Naka-triangle pattern yan mga katiits. At sabi ng mga ninuno namin, matanda na talaga ang punong niyog na yan. Hindi magkalayo sa gilid mga katiits, nasa mga wala pang kalating di pa yata yon. Dito lang sa isang kanto, diyan nakuha ang deposito na may lalim na 2 feet under lang yata yon. Kasi nung nakita ko ang area na yon, nasa grade 6 pa ako noon eh. Bata pa ako noon. Basta napakababaw mga katiits. Kung saan panakaw ang pagkuha. Ayan, hindi magkalayo sa mismong pinangyarihan, nasa 30 meters lang. Kaya kung may ganito kayong mga plastada sa area ninyo at kompleto detalye at naikwento ng mga ninuno ninyo sa inyo,
na halos ganito ang pangyayari. Nako, ang katapat nito mga katiit, sorbi lang sa area, sa mismong pinangyarihan, 30 meters, malayo na yatang 50 meters. Gamitan ninyo ng metal detector ninyo. Subalit, mas maganda kung maituro ng mga ninuno ninyo kung saan nakapwisto ang mga lumang kahoy dyan malapit sa lugar. Ayan. Pero kung may nag-iisang bato dyan, nako, dahil ang alam naman natin mga katits, ang bato hindi talaga basta-basta mawawala yan. Mawawala pa itong lumang punong kahoy nito, mamamatay pa yan. Pero ang bato, hindi basta-basta nawawala yan. Malaking posibilidad na nandyan nilagay ang mismong deposito nasa 3 feet under lang. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin ito, nakwento ko na ito dati mga katiits. Kaya ginawan ko na lang ng recap para maintindihan talaga ninyong maigi at maunawaan ninyo at magamit rin ninyo sa bawat area ninyo kung may ganito kayong plastada. Ayan. Ulitin ko ulit. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga katiits.